Sa pagbuti ng panahon, puspusan na ang cleanup at relief operation sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng hagupit ng habagat. Pero para sa ilang nawalan ng kabuhayan, malaking hamon ang muling pagbangon. Saksi si Sherian Torres. Balik eskwela na kasabay ng pagbuti ng panahon, pero hindi klase kundi paglilinis muna ang inatupag ng mga estudyante at guro sa binahang Santo Tomas Elementary School sa Lubao. Masaya po, tumulong. Kailangan po kasi dahil call of profession po, kaya po kailangan kahit na lubog po yung mga bahay namin, dahil po kailangan kami dito, kaya pumasok rin po kami. Katuwang nila ang ilang magulang. Isang loob na po kasi alam ko naman po namin na lumulubog itong room na. Balik negosyong water delivery na rin si Mang Agustin at hindi na hinintay ang paghupa ng baha sa lugar. Pero sa Badok, Ilocos Norte, wala pang kabuhayang mabalikan ang ilang magsasaka matapos malubog sa umapaw na ilog ang ekta-ektarya nilang palayan. Kahit ang mga vegetable farmers sa La Trinidad Benguet, umaaray sa pagkalugi matapos naman mabulok ang mga inimbak nilang gulay. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 20 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura dahil sa habagat at bagyong Maring. Tiyak ding apektado ang biyahe na ilang kalakal, lalo't marami pa rin kalsadang hindi madaanan. Ang nabitak na bahagi nga ng SCTEC sa Porac, Pampanga, aabuti na raw ng hanggang 2 linggo imbes na isa lang bago buksan sa trapiko. Sa kabila ng mga problema niyan, hindi raw maaari magtaas ng presyo ng mga kalakal sa mga lugar na nasa state of calamity. Kaya sinita ng DTI at ng Department of Agriculture ang ilang nagtitinda sa Libertad Market sa Pasay. Nagmahal kasi ang presyo na ilang isda, gulay na galing Baguio at bigas noon. Ang bilang naman ang patay dahil sa masamang panahon, 19. Sa ilang lugar, marami pa rin evacuees ang nangangailangan ng tulong, gaya sa Tarlac kung saan ang mahagi ng relief goods ang presidential sister na si Chris Aquino. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.